So, good morning. So, nagbabalik ako, no? Tom James Vlog. Ngayon, nandito tayo sa, ano, yung L300 na ating PMS, heavy PMS. So, ngayon lang is pag-usapan natin yung clutch pan. Yung clutch pan. Ayan. Sobrang lambot na. So, ang trabaho nitong clutch pan is pag hindi pa mainit yung makina o kailangan niya i-warm up ang makina, dapat to freewheeling siya para mabilis niya ma-reach yung normal na temperature na makina, normal operating temperature, no? Para maganda agad yung ating under ng makina. So, kaya lang, dapat sa tuwing kailangan niya dapat napalamigin yung makina, dapat ito mag-i-engage, no? Sasabay siya sa revolution o pag ni-revolution mo yung engine mo. Iikot dapat siya ng mabilis, no? Kasi mayroon yung mga parts dun sa loob. Mamaya i-explain ko sa inyo yung mga parts niya. So may sensor rin dun sa loob na ano, yung may sa spring niya, yun ang nagkocontrol dun sa init. So, ito ipapakita ko muna sa inyo. Bakit ko nasabing freewheeling? Kasi ito kanina pa to umandar, no? So, kahit nung una inisip ko na nag-ano lang siya, hindi mo na siya gumana para ma-reach yung normal na temperature o normal na operating temp nitong makina, nitong ano, ng 4056. Pero matagal na siyang umandar, halos naka half hour na siya. Freewheeling pa rin yung kanyang clutch fan. So, yun, hindi na normal yun. Inobserbahan ko talaga kanina eh. So, papaandarin natin. Tsaka, isa pa palang ano nito, sira yung timer ng glow plug. So, ayusin pa yon. So, ayun na. Lubat na. Hindi kaya paandarin. Oops, sabit. Palit mo natin ang battery. Paandar na natin. So, yung kanyang ikot, since na warm up na to, medyo mabagal siya, no? O nag-freewheel siya. Dapat mamaya ito pag mainit. Ang trabaho naman talaga nito, on and off yung pag-engage ng ano nito eh, ng clutch pan eh. Pwede mo lang ito siyang hawakan. Pwede mong pigilan ng ganyan. Naikot yan. So, dapat yan mamaya yan pagka umabot sa ano yan, kalahati pag nirib natin yan, sasabayan siya, sasabay. So may times na nabibitaw yan, pero dapat na pagka nirevolution natin mamaya, hindi yan may iiwan sa kapag pinatay. Dapat hindi yan mag-freewheeling man yan, dapat hindi tuloy-tuloy, saglit lang hinto din yan. So ang kaso nito is talagang nagtutuloy-tuloy siya, no? So, ang kanyang temperature, ayun, kulang-kulang sa kalahati. So, i-air ko natin para mabilis yung minute, no? Ayan. Ang air ko na yan. Ayan. Tapos ito pagka nirig natin mamaya, sasabay yung ano, lalakas yung hangin papunta doon sa makina. So, dito siya, ano pa siya, freewheeling pa rin siya. Hindi pa siya sumabay. No? At ito mamaya pagka pabaling ako kayo mamaya pagka a minute na to. Ayan. Balik tayo dito. I-steady lang natin dito siya. Medyo mainit na siya, no? Dapat lalakas yung hangin yan mamaya. Tapos magkakatok din siya. Observahan natin. Ayan, meron na. Lumakas pa siya, no? Malakas na yung ano niya. Ibig sabihin, nag-engage na yung ating clutch pan. Pero, yung kanyang supply na hangin is hindi enough na, ano, sa normal na ibang clutch pan na maganda yung, ano, kanyang kapit ng clutch pan niya. So, ito, ano pa siya? Kulang talaga. Ayan, no? Pag-sinig
pamilya natin, naiiwan talaga. Kahit nasabi mo na ibabad natin siya sa, ano, sa medyo high RPM siya, kasi mga 1.5 RPM, naiiwan pa rin. Yan. Pag pinatay natin yan, rewheeling. No? Patay natin. Patay, no? Oh. Kita nyo? Oh, tagal lumikot. Diba? So, yun ang gagawin natin ngayon. Papalitan natin ng silicone oil. Okay? Gini aku bang. Kepak nak agan. Ito yung nagtatago. So, oh. Bakit wala naman po? Ay, ito lang yung bypass ko. Eh. Larga bira. So, laman ito mga ano? 5. 5-6. A few moments later. Mga pangako. All right. Hawakan mo muna. Sisintrohin muna natin. Sisintrohin muna ng malinis. Ba? Bitaw. Bitawi, bitawi. Siguro masusunog yung drop lang natin. Hindi natin tanggalin. Dapat pala ninanuhan niya ng ibang ano, no? No? Ibang... Dito pa bracket, no? Yung timer ang ayusin siya. Buo yung lock, yung dito. Buo yung relay. Eh, di mana bang yang sa grabian? Ah, ah, kunin mo, kunin mo. Ah, ini, ini pasir.
tayo yan. Kahit magpapasok-pasok na tayo. Ayaw pumasok. Ginagawa mo. Baka mawala yung plastic dyan, Humbert, ha? Chok dukot. Una yung mga isa chok na naglig sa baba. Kama. Doon sa ilalim. Kailangan dito maliit yung kamay mo. Pagka, pagkadukotan. Tatang. Yung pangalan nito. Yung tinatin na jis. Malambot. Malambot, malambot. Wala na yung sobrang higpit. Masisira yung ating water pump. Kaya yung bearing nitong ano, abusing nitong ating power steering pump. Hindi rin kailangan sobra-sobra yung lagay nyo ng silicone. Yung hindi na magde-disengage itong kanyang clutch pan. Kawawa yung makina, laging may load. Sige nga, chok, start mo. Diretso na, wala nang hitir-hitir. Malakas na yung kanyang, ano, kanyang hangin.
Okay na siya, no? Kahit na magbabad tayo ng aircon, hindi na kinakapos yung kanyang hangin dun sa radiator. Hindi malakas na yung pagigigo papuntang makina, no? So lalamig na yung ating radiator kasi mula dito sa likod, igupin niya papunta doon ng hangin, papunta doon sa makina. Ang hangin po niya papunta sa makina, hindi papunta dito sa harapan, ha? Kasi pag sa paharapan yan, pag tumatakbo kayo sa lubong, lahat yung papunta ganun. Kahit maglagay nitong ano, yan, tulad nito may auxiliary fan sa aircon. Ang hangin niya papunta doon sa radiator, papunta sa makina. Ayan na. Ganito siya na naka-idling. So mababa yung kanyang, mahina yung kanyang hangin, ano? Pag ni-revolution natin yan siya, so ang kanyang cat fan nag-i-engage na, no? Hindi siya laging nakasabay sa ano. Mag-travel din yan, bibitaw yan pagka hindi niya kailangan na ano. Magpapahinga din yan kapag hindi kailangan ng makina na palamigin siya, no? Yan. Pagka ni-rev natin yan, lalakas yung hangin. Yun. Kaya na yun, hindi na yun ano. Then kinakapos. Tubod na. Okay.